Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano makatulog ng mahimbing, lalo na doon sa mga taong hindi nakakatulog. Ito po si Doc Willie at Doc Lisa Ong. Ang number one tip nga natin, kailangan isipin ang katawan nyo, gabi na. So, idilim nyo yung mga bintana ninyo, lagyan nyo ng kurtina, kasi yung kurtina, para din yan sa ingay, hindi makapasok. At para din sa liwanag, mas madilim ang inyong kwarto. Yes, dapat ready ka matulog yung kwarto mo, gawin mong tahimik. Siguro sabihan mo na rin yung mga bata o meron kang kamag-anak doon o ibang tao na matutulog ka na. Kasi mamaya makakatulog ka na, biglang kakatukin ka ng malakas. At naglalagay din ako ng sign. Pwede ka maglagay ng sign na huwag guluhin, natutulog. Parang ilagay nyo sa pinto nyo para alam ng ibang tao. Yung kwarto dapat tahimik, komportable, yung ingay. At meron pang bagong pag-aaral, Doc Lisa. Pag mas malamig yung lugar, mas mabilis makatulog. Mm-hmm. Okay? So, hanap ka ng pinakamalamig. Wala naman tayo lahat aircon. Yung pinakamalamig na lugar sa bahay mo, doon ka mas makakatulog. Kasi kung mainit, pinapawisan, hirap din yung katawan. Oo, actually tip nga natin dyan, humanap ka rin ng kwarto na malayo dun sa daanan kasi maingay yung daanan. Tapos pag yung kapitbahay mo, may asong tahol ng tahol, dun ka sa kabilang banda para hindi mo gaanong madinig. Pwede ka bumili ng earplugs. Pwede rin yun. Earplugs, yung maliit lang yun, pangbara. Tapos pwede ka rin bumili nung sa eye patch, yung nilalagay pang takip sa mata. Kasi kung maliwanag, hindi ka rin makakatulog. Yan din ang isang secret. Pag naliwanagan ka, pumapasok yung ilaw sa mata, yung utak mo, sasabihin, ay umaga, ay lalong hindi ka maantok. Kaya ang gusto niya, medyo madilim. Mas maganda rin, parehong oras ng tulog. Parang sinasanay mo sarili mo. Parehong oras dumudumi sa umaga o sa gabi. Parehong oras matutulog. Parang pinapractice mo siya. Pwede ka rin maligo ng maligamgam sa gabi, di ba? Oo. Hot shower. Doon muna sa tulog kasi body clock yan eh. Kailangan sanay siya same oras sa bawat araw. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon ka ng trabaho bigla, kung kailan mo mabilis ibalik doon sa dating oras, ibalik mo para sanay na yung katawan mo sa ganong oras. Okay. Huwag pinag-iiba-iba yung iba kasi manonood lang ng TV, nag-iba-iba na yung oras. Sila yung nagkakaroon ng insomnia. Okay. Pero din pwedeng inumin, Doc Lisa. Pakita mo. Hindi ito advertisement, ha? Oo, tinakpan ko yan. Kamomile lang ito, ha? Pamparelax. Para alam niyo yung itsura. Supermarket, kahit anong brand, pwede. Uh-oh. May mahal, may mura. Basta chamomile tea. Ito yung spelling. Pamparelax. Chamomile. Pampa. Inaamoy mo lang yan, marirelax. Bango to. Super bango. Kung pwede rin, huwag matulog sa hapon. I mean, kung pagod na pagod ka, pwede ka matulog sa hapon, mag-siesta. Kaya lang pa nag-siesta ka na, hindi ka naantukin sa gabi. So, minsan, pwede mo ipunin yung tulog mo at maganda, pagod yung katawan physically. Nagpagod, naglinis. Kasi pag hindi pagod yung katawan, hindi ka makakatulog. Kailangan mapagod, baga sa cellphone, kailangan bumaba mo na yung charge ng battery para ma-recharge ka ulit. Yes, Doc Lisa. Yes, oo nga. Tapos, syempre, kapag maraming iniisip, yung isip ka ng isip, sino ba naman ang hindi makakatulog? Lalo na kung niisip mo, ako yung gagawin ko bukas. So, maganda, hapon pa lang, bago mag-alas 6 ng hapon, nailista mo na lahat ng gagawin mo. Na-prepare mo na, isusuot mong damit, sapatos, underwear, pantalon, pati yung gamit ng mga bata para alam mo, naka-prepare na yan, hindi na yan sasagi sa isipan mo at hindi mo kailangan tumayo sa gabi para ihanda pa. Pati yung mga ibabaon, nailista mo na yan. Yung iba nga, pwedeng prepared na, iinitin na lang kinabukasan. Ano yung almusal? So, iba yung naka-prepare na bago ka matulog, mas mahimbing ang tulog mo. So, yun na nga. Kasi pag marami tayo iniisip na problema, pag nasulat mo, ang secret pa paano mo hindi isipin eh. Kaya nga, 1 hour, kung gusto mo 2 hours bago matulog, maganda wala ka na iniisip na mabigat na plano. Okay? Yung mga kaaway mo, yung nag-utang sa'yo, yung boyfriend, yung girlfriend umiwan sa'yo. Huwag mo na isipin 2 hours. Diba?
itong mga iniisip nyong mga kaaway o issue, bukas nyo nalang isipin. Actually, secret yun eh. Yung malaking problema, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko iisipin ngayong gabi, bukas ng alas 10 ng umaga ko iisipin. So parang nilabas mo na siya. Parang pinasa mo na siya. So parang magdarasal din, syempre, di ba? Kung nagdarasal, parang pinasa mo na kay Lord. Isa pa rin na medyo kakaibang tips, yung relos, mas maganda nakatalikod. Hindi mo nakikita. Oo. Kasi pag nakita mo yung relos, lalo ka ni makakatulog. Makita mo, maiinis ka. Makita mo, 11 PM na, hindi ka pa makatulog. Alas 12 na, hindi ka pa makatulog. Ibig sabihin, huwag kang magalit sa sarili mo pag hindi ka makatulog. Kasi lalo kang hindi lalo ka naiinis, lalong hindi ka makatulog eh. Ganun yun eh. Lalong gusto mo makatulog, lalong hindi ka makatulog. Kung kailan ayaw mo makatulog, mag-isip ka lang ng walang kabagay-bagay. Yung mga useless, yung mga... Siguro, basa ka magazine, o yung mga hobbies mo na gawain. Maglinis, o kung ano man yung hobby mo, kung saan ka nare-relax, yung mga walang kabagay-bagay na walang stress, yun ang isipin mo. Kasi doon ka mare-relax, doon ka makatulog. Yes, okay? At para mawala ang stress, aba, ilayo nyo po ang inyong cellphone. Yes, eh, kasi yan ang number one source ng stress, eh, yung mga tawag, yung mga text. I-silent nyo na, ilayo nyo, bukas nyo na tignan paggising nyo. So, 1 hour before, tapusin mo na kung sino yung may message, yes. Sino yung ganyan, sabihin mo na good night, di ba? I-message mo na good night, sabi, kulit pa ng kulit sa'yo, eh. Di ba? Kari, uutang na naman, pinautang mo na, utang na naman, sabihin mo na good night, di ba? So, pwede ilayo yung cellphone. Yung iba kasi, nakatabi yung cellphone, dapat silent. Pag hindi silent, useless yun. I mean, pwera lang kung on-call ka, wala tayong choice, di ba? Pero kung kailangan i-silent, pinakamaganda silent, kahit vibrate eh, mararamdaman mo rin nang ba-vibrate siya o may ilaw din siya. Pag malapit sa'yo, may maisip ka, mahawakan mo. Kaya tapusin mo na lahat, itabi mo muna, bukas mo na tingnan ng maaga. Okay? Doc Lisa? Oo, yung iba. Eh, paano naman yon? Lagi akong nasi-CR kapag gabi na. Yung iinumin nyo, siguro mga 6 PM, 7 PM, inumin nyo na. Yung sa bago matulog, konti na lang para hindi kayo rin mapuyat, kakapunta ng comfort room. Depende yon. Kung healthy ka, pwede ganun. Mm-hmm. Pero sinabi ko nga sa inyo, kung meron kayong kidney stone, bato sa bato, kailangan iinom ng tubig sa gabi. Walang choice eh. Talagang tatayo ka. Sa mga may kidney stone, kasi gusto mo mawala. Pero sa ordinary, pwede naman. Tsaka bago matulog, ihin mo na lahat. Mm-hmm. Diba? Ubusin mo na lahat. Minsan nagkakaroon ng urinary retention na hindi nauubos eh. Pagka alam mo, ubos na, hintay ka pa konti. Hanggang maubos na maubos, para paghiga mo, hindi ka nagigising. Isa din, tip, mga 1 to 2 hours, mas maganda 2 hours before, bago ka lang kakain. Kasi kung bagong kain, hindi ka rin makakatulog, kumukuluin siya. So pag sobrang busog, hindi maganda. Pag pag gutom din naman, hindi ka rin makakatulog. So dapat balanse lang. Okay? Another tip, napakahalaga, nagawa ko na to sa isang video ko, huwag gamitin ng alak na pampatulog. Ulitin ko ah, ang alak hindi siya pampatulog. Hindi maganda, maraming side effect. Kung makakatulog ka man sa alak, ilang araw lang, tsaka mababaw ang tulog mo. Mababaw ang tulog mo, pwede kang bangungutin. Pagising mo, parang latak ka rin, hangover, kasi nasobrahan ng alak eh. So huwag gamitin ng alak na pampatulog. Kahit anong gagamitin mong pampatulog, magkakaroon ng dependence. Siguro isang araw, kaya mo ano, kalahating hard drinks, pampatulog. Kinabukasan, di na pwede, kailangan isang bote na para makatulog. Susunod, 2 bote, 3 bote, hanggang ibang araw, patay na. Diba? So hindi siya pwede. Huwag maging dependent sa alak, bawal. Katulad din ng sleeping pills. Kaya ako hindi ako nabibigay maraming sleeping pills eh, kahit mga doktor. Ang sleeping pills, pwede mo inumin sa 2 araw, makakatulog ka. Pero pag inaraw-araw mo, mawawala na rin ang bisa. So, kailangan itong mga natural tips na pampatulog. Yun na nga, yung stress sa utak, yan ang kailangan ilabas eh. Oras na marami kayo iniisip, hindi ka makakatulog. Oo, yung mga hindi kailangan ng reseta, pwede naman yung melatonin. Kung gusto yes. nyo, marami pong brand yan sa botika, doon na lang yes. po kayo magtanong. Pero kailangan, same time din ang pag-inom. May isa pa akong tip yes. para
makatulog kayo. Pwede kayong maligo ng maligamgam. Kung ayaw niyong kasama yung buhok ninyo, edi katawan lang kasi mas presko, hindi kayo mangangate, malinis ang pakiramdam nyo, hindi rin madudumihan yung sapi ng kama nyo. Nako, napakasarap matulog pag bagong ligo. Yes, masarap matulog. Yung katawan, hindi, bawal, hindi kailangan yung buhok. Hindi bukas na ng umaga, yes, yung buhok. Hindi bawal maligo sa gabi. Huwag tayong maniwala sa mga fake news. Magmumukha tayong nakakahiyanan eh, kung ano nang pinapaniwalaan. Pwede maligo sa gabi, lahat naman maligo sa gabi para hindi ka tigyawatin. Sa mga tableta, yung iba melatonin, pero yung iba hindi naman ganun kalakas eh. Melatonin over the counter. Meron ding tableta na, ano po, mga tablets na to ah. Meron din binibigay ng doktor na pampakalma, yung mga bromazepam, lexotan, nakaka-relax konti, pero hindi talaga pampatulog. Yung iba parang pwede na rin. Tapos mayroong mga sleeping pills na kailangan mo ng special license na hindi ko rin nire-recommend na araw-arawin, di ba? So try nyo itong mga natural remedies, okay? Sana nakatulong itong tips, final tips, Doc Lisa? Yes, ilock. Para sa mga babae? Ilock po ang pintuan ng bahay at sana yung mga anak umuwi ng maaga para makatulog na ang inyong mga magulang. God bless po.